Mga kamanok, iwanan nyo na po ang lahat or makalimutan nyo na po ang lahat. Huwag lamang po ang isang bagay na ito. So what's up mga kamanok? Isang magandang araw po, isang magandang umaga po para sa ating lahat. Ayan, nandito na naman tayo upang magdagdag at magbahagi na naman ng isang maganda at unique na topic tungkol sa ating paboritong sport na sabong. Kung isa ka sa mga subscribers ko dito o isa ka sa libo-libo o isa ka sa 100,000 subscribers ng ating channel na to, napakaswerte mo. Kasi itong aking mga isineshare dito mga kamano, ito po ay wala. Okay? Wala po ito sa libro, hindi nyo po ito mababasa kung saan. Kasi po ito ay experience. Ito po ay karanasan. Okay? Kaya't mga kamanok, napakaswerte nyo po at isa po kayo sa makakasaksi ng mga tips, ng mga golden topics na maaari nating i-share dito. So lahat po ng subscribers natin na palaging bumibisita, palaging nanonood ng ating mga video, lubos po ako nagpapasalamat sa inyo mga kamanok. Sa mga nagpanalo na, sa mga tumatawag sa akin na kahit mga baguhan pa lamang sila ay nasubukan na nila at naranasan nila ang magkaroon ng mga panalo. Kaya mga kamanok, kung isa ka sa gusto rin na manalo kahit mga baguhan pa lamang kayo, eh isa lang yung hinihiling ko sa inyo. Para masubaybayan nyo at masuportahan nyo lahat ng mga video nating i-upload dito, ito lang yung simple kahilingan na hinihiling ko. Pindutin mo yung subscribe button dyan and syempre yung bell button, mahalaga po yung bell button para lagi kayong ma-update sa mga experience, okay, things and idea na i-share ko sa channel natin. Okay, isa kang maswerteng tao na makakapanood ng mga tips natin na hindi nyo mababasa, okay, at hindi nyo po maririnig, okay, sa iba nating mga kamanok. Sa akin po mga kamanok, lahat po ng alam ko ay sineshare ko dito. Para sa ganun, pantay-pantay po yung kaalaman natin pagdating sa pagmamanok. Okay, kaya mga kamanok, yung topic natin ngayon is napakahalaga. Okay, ang topic natin mga kamanok ngayon is kung paano ba natin i-hold yung peak or yung point ng ating mga alaga. Kasi last time, last video na ituro ko sa inyo kung paano natin ipipick, okay, or ipo-point yung ating mga alaga. Ngayon pag-uusapan natin, paano naman kung lumampas na, okay, na-ipick nyo na, kaso wala pa kayo, hindi pa kayo sumasampas sa ruweda. Anong gagawin nyo doon? Okay, hawak nyo yung manok. Nandun na kayo sa baba ng okay, ng entablado, ng ruweda. Hawak nyo na, nakapila na kayo. Nakapik na yung manok. Kaso, dun pa lang sa point na yon, nahawakan mo yung paa. Okay, unti-unti nang nawawala yung lamig. Yung mata, unti-unti nang lumiliit yung pupil. Tapos yung balahibo niya unti-unti nang nagiging buhaghag. So ano yung gagawin natin pagka nangyari yung ganyan? Ibig sabihin po, medyo advanced po. Or ibig sabihin, nangyayari na yung peak or yung point ng manok habang hindi pa tayo umaakyat sa ruweda. Okay, ibig sabihin, malapit na silang lumagpas dun sa point na dapat yung point na yon mabitawan na natin yung ating mga inihanda. Kaso nga po, ang problema, lumampas po tayo. So mga kamanok, yan yung ituturo ko sa inyo. Paano nyo maihohold yung peak na yon? Okay? Kasi napakahirap po yan mga kamanok. Once na lumampas po sa peak, mag-o-off na po yan mga kamanok. Makikita nyo yung droppings nila. Magkakaroon na yan ng liquid na kulay puti. Okay? Na parang egg white. Okay, mapapansin niyo yun mga kamanok, yung po ay isang palatandaan ng inyong manok is lumampas na sa peak. Okay, so mga kamanok, ano ba yung dapat natin gawin pagka ganyan po yung nangyari? Ito po mga kamanok, share ko sa inyo. Mga kamanok, iwanan nyo na po ang lahat or makalimutan nyo na po ang lahat. Huwag lamang po ang isang bagay na ito. Okay, ito po mga kamanok ay saging, banana, saba po ito mga kamanok. Okay, iisipin ng iba, simpleng pagkain, simpleng prutas lamang ito. Okay, pero mga kamanok, tatandaan nyo, napakahalaga po nito pagdating sa pointing tips or pointing point ng ating mga alaga. Ito po yung gagamitin nating holding ration pagdating sa kanila. So mga kamanok, ano ba tinataglay nitong saging na to at paano ba ito gamitin? Mga kamanok, simple lang. Ito po mga kamanok, nagtataglay po ito ng vitamin C, okay, carbohydrates,
Nagtataglay din po ito ng potassium. Ano? So may carbs po ito, may moisture po ito. Okay, natural moisture na kahit hindi mo pa inumin ng manok mo, magiging maayos po yung kanyang digestive system. Okay? So mga kamanok, ready available carbohydrates or energy yung makukuha natin dito. So sabi ko nga mga kamanok, kaya po nitong extend, okay, kahit isang oras, okay, na lumampas yung manok nyo sa peak. Kasi yung digestive system ng manok, dire-diretso po yan, hindi pwedeng tumigil yan mga kamanok. Pag tumigil yan, hindi magtutunawangin yung mga alaga. Okay, kaya po mga kamanok, dire-diretso po yung digesting ng ating mga alaga. So mga kamanok, yun nga mangyayari kung halimbawa yung peak lumampas, ito po yung gagamitin natin. Okay, so ibigay nyo lamang po ito mga kamanok sa inyong mga alaga. Konti lang, kailangan maganda, hinog na hinog. Dalawang kagat lamang dito mga kamanok. Example, tutuka siya ng isa, tutuka siya ng dalawa, awat na po mga kamanok. Yung pong pagkain na yon o yung pong kinain niyang yon, good for 1 hour na po yun mga kamanok. So ibig sabihin, yung pong manok nyo muling magdadigest ng panibagong pagkain, babalik po ulit yung kanyang moisture doon sa maayos na setup ng kanyang panunaw. Ibig sabihin, muli po siyang magre-reback, o I mean is babalik po siya doon sa point na magiging maayos po yung point ng kanyang katawan at mamamalo po siya ng maayos. Okay? Isipin niyo yon. Napakasimple lang nitong saging na to, pero ito pala yung mga ito pala yung tutulong sa atin upang ma-hold po natin yung point ng ating mga alaga. Okay, napakahalaga po niyan mga kamanok. Isipin niyo, napakasimple lang pero napakahalaga po. Saging lang po mga kamanok. Okay? Potassium and carbs ready available. Pwedeng gamitin ng manok po ito. Okay? So napakasimple lang, kaya wag niyo po itong kakalimutan mga kamanok. Kahit hindi po kayo magpainom, kasi po may moisture na po ito, kaya kahit hindi uminom ang manok, magiging maayos pa rin yung digestive system niya at magdadrop siya ng maayos. Okay? So not too dry, not too wet, sa madaling sabi, maayos na maayos po yung droppings niya at magiging maayos yung kilos ng ating mga alaga. So ulitin ko, saging po ito, saging na sa baul at undan, walang problema. Pero pinipili ko, saba po. Kahit maliit lang, basta hinog na hinog mga kamanok. Okay? So ano pa ba? So ayun lang mga kamanok. Yun lang ang gusto kong i-share sa inyo na napakahalaga po niyan. Ito po yung kadalasan na nakikita ko sa ating mga kamanok, especially sa mga tupada. Hindi po nila yan ginagawa. Hindi po nila yan sinusubukan. Ito mga kamanok, ano? Ang dami po ditong nagtatanong about sa pagbibigay ng holding ration. Yung iba ginagamit nila pellet, yung iba ginagamit nila mais. Ito ang daming nagtatanong, at yung iba nako-confuse pa rin hanggang ngayon. Lilinawin ko po mga kamanok, ano? So kapag po dry ang manok, ang ibinibigay po natin diyan is pellet. Okay? Sasabihin ng iba, bakit pellet? Sisipsipin niya yung extra moisture. Hindi po mga kamanok. Yan po yung nakasanayan natin. Na kapag nag-wet po yung manok, pellet ang ibinibigay. Maling-mali po mga kamanok. Lalo po niyan dadagdagan ng moisture. Kasi tandaan niyo, isipin niyo po mga kamanok, pag po ang ating mga alaga is atin pong ikinokondisyon, inihahanda, napapansin niyo ba binabawasan natin ng pellet? Especially sa carbo loading, inaalis po natin ng pellet. Kasi nga po, yung paghahanda po natin sa kanila, we are drying, okay, the rooster. Okay, ibig sabihin, inaalis po natin yung excess moisture. Okay, kaya po inaalis natin yung pellet. At isipin nyo rin mga kamanok, yung manok na palaging tumutuka ng pellet, hipuin nyo ang katawan. Basa po yan at mabigat. Okay, at hipuin nyo rin yung mga manok na palaging tinutuka ay mais. Isipin nyo or hipuin nyo ang katawan nila is dry at matigas. So dun palang alam nyo na eh. So kung mais ang ibibigay nyo, nadadry ang manok. Kung pellet ang ibibigay nyo, nagtutubig ang manok. So dun lang alam nyo na. Kaya yung sinasabi nyo na kapag ka masyadong matubig ang manok, bibigay nyo po ay pellet, hindi po tama yun. Okay? So pagka po masyadong matubig ang katawan ng manok, ang ibigay nyo po ay mais. Popcorn, mas maganda. Mas mabilis humigop ng moisture ang popcorn. Okay? Pagka naman po masyadong dry ang manok, pellet po ang ibibigay nyo. Okay? Pero kung ang manok naman is nakapik at
at lumagpas lamang sa oras, ibig sabihin ma-off. So saging lang po yung inyong ibigay. Dalawang kagat lang po, dalawang tuka lang po. Good na po 'yon for 1 hour. And wag niyo naman pong iisipin na yung saging, yun ang kanilang pantawid gutom. Hindi po ha, mga kamanok. Yan po is good lamang sa isang oras. Baka mamaya sabihin nyo, ah, pwede pala yung saging. So, pwede palang ito na lang ipatuka ko kung halimbawang mamaya pang hapon, yung ilang oras yung lilipas tapos hindi pa napapasampa sa ruweda, pwede palang ito na ipatuka ko. Hindi po, mga kamanok. Iba pa rin po yung feedings. Ang mais po, ang saging po, yan po ay pang troubleshooting lang natin sa loob ng isang oras. Kung sa tingin nyo, ma-off ang manok at konting oras na lang, isasampan nyo na siya sa entablado, well, pwede nyo pong gamitin yung saging. Okay, so malino po tayo dyan, mga kamanok. Ano? So bago tayo magpatuloy, yan pong sinasabi kong yan, mga kamanok, is base lamang po sa akin. So ito po ay nililino ko, base po ito sa aking kaalaman. Okay? So kaya po kayong lahat na makakapanood nito, nakadepende po sa inyo. Kung gagamitin nyo po, kung gagayanin nyo po o hindi. Okay? Gayanin nyo o hindi, magpapasalamat po ako sa inyo. Yun lang po ang aking masasabi, mga kamanok. Ano, mahirap na po, baka mamaya, alam nyo na. Basta, yun na yun, mahirap na mag-talk. Ngayon, mga kamanok, sasagot tayo sa ating mga kamanok sa comment section na nagtanong. Hopefully, masagot natin ng maayos. Pero bago yan, mega shoutout muna tayo. Ano? Mega shoutout muna kay Hemil Damalerio. Ayan, magandang araw. Kay Adi Kodoy and kay Kinlin De La Cruz. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat, mga kamanok. Hopefully, nag-i-enjoy kayo at nakakakuha po kayo ng magagandang tips dito sa ating mga video na ini-upload. Okay? So, ang ating unang katanungan galing kay Enelsa Torifiel. Ayan. Boss, okay lang bang nagkulang ng isang vitamins sa pagpapointing na? Okay? Ang sagot ko po dyan is yes, okay lang po yan. Alam nyo, mga kamanok, ang manok po kahit wala po kayong ibigay na suplemento, yan po is nagpo-point naturally. Okay? So, natural po yung dadaan sa pointing period niyan kahit wala po kayong ibigay. Okay? So, yun po ang aking masasabi. At kung meron naman kayong ibinibigay, so wala din naman pong problema. Sistema nyo po yan at yun po ay inirerespeto ko. Okay? So, next question from Joey San Esteban. Boss, anong magandang patuka sa 4 months old na manok at vitamins? Okay? 4 months old, pwede kang gumamit ng Integra 2.5 turning to Integra 3. Okay? So, nandyan yan sa kalagitnaan ng 2.5 turning to Integra 3. Okay, so sanayin mo muna sa 2.5 bago ka mag-proceed sa Integra 3000. Okay? So yung vitamins naman, Vitamin Pro or Herb Ox, napakaganda po niyan. Mapapansin mo kahit 4 months pa lamang ang manok mo, yung mukha niya, okay, parang sili na sa pula. Okay? So, and last question from Reynaldo Rivera Orong Baguets. Medyo mahaba to, ah. Ano ipapainom matamlay ang mukha hindi mapula? Ayan, gaya na sabi ko, Herb Ox lamang po yung tanging suplemento na pwede nating ibigay kapag kaganyan. Magugulat ka. Isang linggong gamitan, yung mukha parang sili na. Okay? So sa mga gustong gumamit at sumubok ng Herb Ox, mga kamanok, ito, mga kamanok, sa ngayon kami pa lamang yung kayang makapagbigay sa inyo ng ganitong klaseng suplemento. Okay, napakaraming naming feedback na na-receive sa ating mga kamanok na gumagamit nito, na sasabihin nila, ang galing, ang lakas. Okay, so wala akong masabi sa ganda ng Herb Ox. So ang dami na pong nag-feedback ng ganyan sa atin. Mga kamanok, ito po ay pinapakilala ko, Herb Ox, natural and organic. Okay, kaya wala po kayong pangamba na maaaring mag-off ang inyong mga alaga. Okay? So mga kamanok, mag-iiwan na lang ako dito ng numero upang inyong i-text. Mas maganda kung tawagan nyo na po para mas mabilis ang transaksyon at masubukan nyo po ang ganda taglay na galing ng Herb Ox namin dito. Galing pa po ito sa kung saan saang bundok na ang hirap hanapin ng mga ingredients. Okay, kasi po mga kung ano-anong dahon, kung ano-anong sangkap sa bundok pa yung hinanap namin para lamang mailagay sa ganitong kapsula at maibigay sa inyo. Hopefully, mga kamanok, nakatulong yung video natin ito na kahit napakasimple lamang, alam ko, maraming matutulungan ito sa ating mga kamanok, especially yung mga baguhan at mga backyards natin dito.
Kasi alam ko, hindi naman ito panunoodin ng ating mga farms na may sarili-sarili ng sistema, no? Kayo po ay nire-respeto ko. At sana po ay irespeto nyo rin kung ano yung opinion na galing sa kung sino man. Okay, hanggang sa muli mga kamanok. Maraming salamat sa pagsuporta. At hindi kayo nagsasawa na palaging manood dito sa video ko. Hanggang sa muli, para sa mas marami pa nating mga video na handa akong i-share sa inyo along the road. Okay? Don't forget to subscribe. Bye-bye!